Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Heto na naman si Senator Robin Padilla, nagpapahalata talaga kung kanino ba siya kumakampi. Kay Pastor Kibuloy ba o sa taong bayan? Dahil may subpoena na nga na na-issue at na-receive naman ni Pastor Kibuloy, pero hindi pa rin ito tumalima sa utos at patawag ng Senado. Kaya si Senator Santiveros ay nagbigay ng order of contempt. Madaling-madali na lang umiwas sa mga hearing ng Blue Ribbon, sa mga tiwaling opisyal, sa mga investigasyon ng Public Order Committee, sa mga sangkot sa mga krimen. Hindi po uubra ang ganitong mga excuse. To pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate, as Chair of the Committee and with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Carreon Kibuloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. Ibig sabihin, kapag ikaw ay naisyuhan ng contempt order, maaari ka nang ipaaresto. Pero bigla-biglang dumating itong si Senator Robin Padilla at inoobjekan niya. Ipagpaumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan ang naging pasya na ma-contempt si Pastor Kibuloy. With all due respect, ma'am. Well noted po ng chair ang objection ni Sen. Robin sa ruling ng chair holding Pastor Kibuloy in contempt. Meron naman po tayong gabay mula sa ating rules, Section 18. Ito po yung Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation. So yung Section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon, a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within 7 days. So, well noted. Shukran, Sen. Robin. Maraming salamat po, Ginang Tagapangulo. At gusto ko lamang pumalaman ng mga panauwi natin at ng mga sumusubaybay po sa mga ganap na ito. Ang akin pong mga kadahilanan para humingi ng una ng pagpapakumbaba at ang karapatan ng pag-object, ang hindi pagsang-ayon. Napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na akin pong ginagalang, sinasagaduhan at palagi ang nagpupugay sa kanyang mga ipinaglalaban. Ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo, mahal na ginang tagapangulo, sa pagtanggap po ng aking objection. Maraming salamat po. Wala siyang ibang sinabing dahilan, kundi ino-objekan niya lang. Kitang-kita kung kanino ba siya pumapanig. Pumapanig ba siya kay Pastor Kibuloy? Sa katotohanan o sa taong bayan? Saan ka ba talaga nakapanig, Senator Robin Padilla? Dahil sa ginawang ito ni Robin Padilla sa pag-object, sa pag-cite in contempt ni Senator Risa Ontiveros kay Pastor Kibuloy, pinapahina niya ang puwersa ng Senado. Pinapahina niya rin ang rules of the Senate. Samantalang kapag ordinaryong tao at hindi niyo pinapanigan, pinapa-cite in contempt niyo kaagad. Pinapakulong niyo pa. Dito, maaaring maipalabas na kayang paikutan ng ibang mga senador na may pinapanigan ang rules of the Senate. Kasabi niya ng objection niya, aba, e bigla na lang tumalima, umalis. Po ninyo sa amin. So, pagpatuloy ko lamang po yung mga tanong ko sa inyo, batay sa inyong video testimony nung una. Yung tanong ko po tungkol sa mga... Opo, yun pong pag nag-worker ka po, tapos yung family mo is non-member, it really reflects niya. May yung relationship talaga inasisira po. Kasi yung inaasahan na nagtatrabaho dito, na dapat magpadala, yung po, eh hindi na po nakakapagpadala. Hindi man lang niya pinakinggan yung mga taong nagrereklamo sa mga kinilos di umano ni Pastor Kibuloy. Nagtanong ba siya para malaman niya yung katotohanan? Gusto niyang manatiling bulag? Gusto niyang manatiling bingi sa mga sinasabi ng mga taong nagrereklamo? Hindi ba niya alam na sa pamamagitan ng pag-upo dyan, pagdinig at pagtatanong ng tamang question ay maaari niyang masabi kung totoo o nagsisinungaling ang mga taong nagbigay ng kanilang pahayag? Sinasayang mo ang oras mo,
bilang senador, Senator Robin Padilla. Matagal ka ng senador. Halos 2 taon na. Pero hanggang ngayon, lumalabas, hindi mo pa rin alam ang rules of the Senate? Members of the Committee on Women. Yun lang pong members lang, Tono. Malinaw po lang. Hindi po kasama yung mga leaders. Ito, pang bali-alim pa po. Ang nakalagay po sa Section 18, contempt, ay a majority of all the members of the committee. Okay po. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po. Afuan, Sen. Robin. So, Ms. Rainita, na online pa po kayo? Yes po. Okay, salamat Ms. Rainita at sa paghintay din po ninyo sa amin. So, pagpatuloy ko lamang po yung mga tanong ko sa inyo batay sa inyong video testimony nung una. Yung tanong ko po tungkol sa mga... Opo, yung pong pag nag-worker ka po, tapos yung family mo is non-member, it really reflects niya yung relationship talaga yung nasisira po. Kasi yung inaasahan na nagtatrabaho dito, na ay, dapat magpadala, yun po. Pag-uusapan pa po natin to na mas mahaba. Hanggang sa mali, magkita't magkarinigan tayo. Ako po si Atty. Claire Castro, nagpapaalala lang, huwag tulugan ang inyong karapatan.